Pinabulaanan ng MWSS na may nagbabadyang water crisis sa bansa gaya ng ibinabala ng Maynilad. Balita hatid ni Leigh Alves. Kung hindi maabatan, mabigat na pasanin ang naghihintay sa mga taga Metro Manila sa 2022 ayon sa Maynilad. Kailangan daw kasing dagdagan ang pinagkukunan ng tubig gripo na sa ngayon ay halos galing lang sa Angat Dam at Ipo Dam na kumukuha ng tubig sa Umiray River. Kaya mahalaga raw na huwag mausog ang pagtatapos sa isang proyekto sa Quezon. By 2022 nga, kung hindi matatapos yung Kaliwa Dam, magkakaroon tayo ng krisis. Mabilis din namang pinabulaanan ng MWSS ang umano'y nagbabadyang krisis. Dagdag pa ng nasabing government agency na namamahala sa mga water concessionaire, nagsimula na rin ang rehabilitasyon sa Angat Dam. Kabilang ang paggawa ng bagong tunnel para tuloy ang supply ng tubig kung masira ang mga luma sa lindol. We will do everything we can to avert any possibility of a looming water crisis because there are many things that can still be done. Pero ayaw pa kasiguro ng Maynilad. Plano raw nitong i-expand ang kapasidad ng Putatan Water Treatment Plant at magtayo ng mga maraming reservoir o imbaka ng tubig. May permiso na rin ito at ang Manila Water na kumuha ng tig-isang 100,000 litro ng tubig kada araw sa Laguna Lake, dagdag sa parehong dami ng tubig na kinukuha na nito. Mga dagdag proyekto na kailangang gastusan. Natanong tuloy ang MWSS, posible bang plano lang ng Maynilad na humingi ng dagdag singil? That can be part of their motivation. Hindi namin kailangan ng motivation para humingi ng tariff. Dagdag singil man ang motibo o hindi, totoong nagkukulang ang tubig hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa ibang lugar tulad ng Baguio, Tagaytay, pati nga Sagada. Katunayan, ayon sa pag-aaral ng World Resources Institute tungkol sa water stress o yung ratio ng ginagamit na tubig kumpara sa available source nito, maituturing daw na mataas ang 3.01 water stress ng Pilipinas. At pagdating ng taong 2040, magiging 57 tayo sa mga water-stressed countries sa buong mundo. Sa huli, ang pag-iwas diyan, nasa kamay pa rin natin. Sa pamamagitan ng pagtitipid sa tubig, makatutulong din daw ang publikong maiwasan ang water crisis. Leigh Alves, GMA News.